Hi, good morning. Kumusta kayong lahat? Live tayo ngayon sa aking YouTube channel. Ang aga-aga, absent-minded. Guys, yung mga hindi pa nakapunta dito sa, naka-follow sa akin, dito sa aking Kunyang TV page, follow niyo po ako dahil lagi akong nag-upload or nag-update dito ng aking mga tips. Dahil marami na po sa inyo, good morning sa ating viewers, marami na po sa inyo ang nagtatanong sa akin kung paano mag-apply dito sa Hong Kong. At ayan, yung mga nasa YouTube channel ko na hindi pa nakafollow sa akin, yung live na to ay ipopost ko rin sa aking YouTube channel para lahat kayo ay makakapanood. At ang live din na ito ay naka-cross-posting po sa aking Facebook personal account. Syunga, kaya mapapanood nyo rin po ako doon. Yung mga nagtatanong na kung paano mag-apply ng DH, bilang DH dito sa Hong Kong. Manood po kayo guys, kasi para wala na po tayong, or hindi na po tayo magpapaulit-ulit. Yung mga viewers natin, kung gusto po ninyo mag-comment dyan, mag-comment po kayo para mamaya mababasa ko sa inyo. Mamaya ko na, good morning, ayan, may mga nag-message-message na dyan, meron nang nag-comment. Guys, habang, ayan, hindi pa kayo marami, kailangan ko nang umpisahan dahil mahaba-haba po ito, at ituturo ko sa inyo, or sasabihin ko dito, ilalatag ko sa inyo step by step dahil alam ko na kaya nga tayo dumadami at kaya rin marami din ang nagtatanong. Marami na po tayo sa YouTube channel ko, more than 5,156 as of now. Ayan, marami na kayo, thank you so much. Kaya po, ibig sabihin marami pong nagkaka-interest about sa topic or kung paano yung mga tips ng pag-a-apply dito sa Hong Kong. Hello viewers, good morning sa inyo. Ayan, meron, hindi ko naman mabasa yan, yung Arabic ba yan? And good morning. Amigo Loribel, hello po, good morning sa iyo. O, umpisahan ko na muna kung ano yung, at saka kung paano mag-apply dito sa Hong Kong. May mga sinulat po ako na napaka-importante po para hindi na po kayo magtatanong-tanong ng paulit-ulit. Panoorin na lang po ninyo ang live na to, pakishare po para malayo po maabot ang ating live. Share-share po ninyo para lahat ng mga interested at mga gustong magkaroon ng ideas kung paano kayo mag-apply dito sa Hong Kong. Ay, by the way guys, bago ako mag-umpisa talaga, yung mga nandyan sa post ko kahapon, napaka-disappointed lang talaga kasi sinayang ko ninyo, lagi kong sinasabi na dapat kung ano po yung mga kumakatok na dyan sa inyo, i-grab nyo po yan kasi po, bihira lang talaga. Yung mga nandyan, nanabigyan ka agad ng chance ng kanilang, ng broker para ma-interview sila, sayang ko yung chance guys, kasi marami talaga ang nag-aantay na yan. Ang iba mula umpisa na nag-post ako dito, wala talagang na tanggap na preliminary schedule. Ang ano guys, napakaswerte po ninyo. At kagaya ng sa post ko, 1 week pa lang kayo, o yung iba dyan, 1 week na pa lang kayo nagpasa, nabigyan ka agad kayo ng chance. Ang iba, nagpupumilit pa o nakiusap sa akin na sana i-message ka agad si Sir Paul kung pwede pang makapag-interview o pwede pang mag-send ng resume. Ay naku, sana hindi matrace kung mabigyan ko kayo ng chance na magbigay ka agad, na magbigay muna or again, ng resume sa, or biodata sa agency. Kasi minsan, natitrace kasi yan. Ewan ko kung makakalusot. Ang agency nyo po ba kay Sir Paul? Oh, yes. Mula umpisa, ano ba yun? 27 years old ako nun. 27 years old. Yun. Mula umpisa, 19. Alam, nakalimutan ko na matanda na ako. Basta, hanggang ngayon, sila pa rin ang aking agency. At, okay guys, mamaya na ako magbabasa ng mga comment ninyo. Kailangan ko nang mag-umpisa kung paano mag-apply dito sa Hong Kong. Una po, talagang meron po talaga kayong i-prepare ka agad na inyong passport. Saka na kayo magbigay sa akin ng resume ninyo kapag meron na kayong passport. Kasi kapag halimbawa mabigyan kayo ng chance na ma-interview kayo at makapasa kayo, passport talaga ang kukunin sa inyo. Copy lang yan guys, kahit na yung mga nag-a-apply na walk-in, kinukuha ng agency ang inyong mga passport, okay lang po yan, pwede nyo yan i-withdraw kung meron na talaga kayong employer. At copy lang muna ang ibibigay ninyo sa akin para in case, or sa, ano, sa broker, para ipasa ninyo yan at makumpleto ang inyong mga requirements or mga hinihingi ni agency sa inyo. Ito guys, ang resume, ngayon, para alam ko na talaga, bagong update ko to ha, para alam ko talaga na meron kayong WhatsApp. Kasi dyan sa na-post ko na hindi nakapag-interview, nakapag-undergo ng interview, yun, hindi sila ready sa kanilang WhatsApp. Kaya, prior na magpasa kayo sa akin, or basta, pag nagpasa kayo sa akin ng inyong mga resume, meron na kayo talagang WhatsApp. Yung number na ilalagay ninyo sa inyong resume or biodata, dapat po nakaregister sa WhatsApp kasi doon po yan mag-message ang agency at saka yung mga interviews ninyo. Yun po, WhatsApp po ang gamit dito sa Hong Kong. And,
yun nga, yung si Karen, hello Karen, ayan. Dapat ready mo yung ano talaga. Pag alam, hindi lang si Karen, sa lahat, pangkalahatan na to, sa lahat namang mag-a-apply, pag alam naman ninyo talaga na nag-apply kayo, i-install na ninyo ang inyong WhatsApp para hindi na mahirapan. Kasi kung kailan kayo, halimbawa, nagpasa kayo sa akin ng resume, hindi kayo nag-install kaagad. If ever nabigyan kayo ng ano, ng interview schedule, pa hindi nyo yan mababasa talaga. Late na kayo nag-install, tapos nauna na pala si agency sa inyo na nagbigay ng inyong resume. Yun po ang dahilan bakit hindi kayo nakaka-receive ng inyong preliminary schedule. At, yun, nasabi ko na ready passport. Kung paano rin mag-apply dito sa Hong Kong, hindi lang yung mga requirements ang dapat ninyong i-ready, kundi i-ready po ninyo ang inyong sarili. Hindi po, kapag nagtrabaho kayo dito, hindi po basta-basta. Isipin lang ninyo na mahirap ang trabaho bilang katulong. Maging meron ka namang degree, ayan guys, marami po nagpapasa sa akin ng mga may degree na sila, may mga tinapos sila. Alam ko naman kung ano yung mga reason ninyo talaga. Kahit ako, merong iba na kulang yung salary natin, hindi enough yung pinag-aralan natin or yung salary natin para itulong sa ating pamilya. At kaya kayo nandito kahit na may mga degree kayo, nakapagtapos kayo, stable yung trabaho ninyo dyan sa Pilipinas. At meron ding reason bakit talagang gusto ng mga may degree na magtrabaho talaga dito. Kasi po, hindi po mahirap mag-cross country kapag nandito ka na sa Hong Kong. Yun po ang pinaka-advantage po kapag nagtatrabaho ka dito sa Hong Kong. Kasi kaya nga yung mga may degree, may mga tinapos, maganda yung trabaho dyan sa Pilipinas. Nandito sila, nag-a-apply. Pagdating dito bilang katulong, wala pang discrimination dito. Pagdating sa katulong, may tinapos ka man o hindi, basta high school graduate ka o makalusot na, na hindi ka nakatapos. At tayo po ay pantay-pantay lang. Kapag nandito ka, katulong ang trabaho natin dito. Yun po guys, yun ang maaaring mangyari. May tinapos ka man o wala. At dapat po, pag nag-apply ka dito sa Hong Kong by heart, hindi yung nainggan nyo ka lang, kaya ka nag-apply. Kasi po, hindi mo bibigyan ng pagkakataon o hindi mo bibigyan ng halaga yung mga pagkakataon na ibibigay sa'yo o dadating sa'yo kung hindi naman lang talagang nasa puso mo. Yun po ang pinakauna ninyong tandaan. At of course guys, financially ready po kayo. Hindi porket konti lang ang babayaran ninyo dito sa nire-refer ko na agency sa inyo is wala lang. Dapat po meron kayong pang-allowance, pang-transportation, pagkain, basta po financially ready po kayo. Mahirap po mag-apply, mag-process guys kasi pabalik-balik po yan sa loob ng apat na buwan or aabot pa ng ilang buwan pa yan. Depende po yan sa gusto ng employer kung matapos ka man kaagad o hindi. Kung kailangan ka naman nila kaagad o hindi. Ang number 2 is magkano ang processing fee. Yun lagi kong sinasabi, no processing fee, free na po ang medical, OWP2, etc. Ang inyo lang talagang kailangan na i-provide ay ang NC2 ninyo, test the training, yun po guys. 1,350 po yun. At may mga babayaran na kayo sa agency, dyan sa tie-up agency, kung meron kayong employer na, is, yun nga, lagi kong sinasabi, less than 500, siguro meron yun, matatapos na ninyo yung mga ano niyo. Yun lang siguro yung mga babayaran-bayaran. Kasi hindi ako nakaabot sa ganyan kaliit na bayarin. Kasi nung nag-apply po ako, is, maabot ako ng 40,000. So, lucky talaga kayo guys, yung mga aplikante ngayon. Kasi, ewan ko ba bakit nyo sasayangin yung chance na yan. Number 3 is ang, kasunod niyan is, may magtatanong naman talaga kung magkano ang sahod. Sa mga bago pa talaga dito sa aking live, sa aking mga vlogs, ang sahod dito sa Hong Kong guys ay umaabot tayo ng 32,000. Pag siswertihin na mataas ang dollars is 33,000 pesos po yan. Kailan ka magka-employer? Yun po talaga ang hindi ko masagot. Kasi nakadepende po yan sa inyong mga resumes, inyong application, kung paano ka sumagot sa iyong employer. Kasi po guys, bago ka dadaan sa employer's interview, dapat po ay maipasa mo yung first step. Yan nga yung preliminary interview schedule. Dapat, hindi ninyo dapat pakawalan, hindi ninyo dapat sayangin. Kasi kapag hindi kayo mag-undergo ng preliminary interview, hindi talaga kayo makakaproceed sa next step. Mamaya ko sabihin sa inyo kung paano yung mga step by step para sa inyong mga pag-a-apply. Sasabihin ko muna kayo ang yung mga kailangan ninyong gagawin o mga expected na process ninyo kung ano ang dapat ninyong paghandaan na. At ilang buwan ang process kapag nag-apply dito sa Hong Kong. Kapag nag-apply kayo, hindi tayo magbibilang kung kailan kayo nag-apply kasi hindi naman natin alam kung
kailan kayo magkaka-employer. Ang pag-process po guys ay mag-start po yan kung kailan ka na-hire or kailan ka nagka-employer. Doon po tayo magbibilang ng inyong process. So sa agency na ano na minabasa akong company, sa agency na nire-refer ko sa inyo is 3 to 4 months process po yan. At ang sunod is, kung marami nagtatanong kung ano ang agency ko sa Pilipinas, guys, ganito po yun. Kaya ako kayo dinediretso dito sa agency, direct dito sa Hong Kong, para kayo ay maging direct applicant. Kapag ibibigay ko sa inyo ang agency or tie-up agency sa Pilipinas at doon kayo mismo sa agency ng Pinas, ng Manila, mag-apply, hindi po direct ang tawag sa inyo. Isa na po kayong walk-in applicants. Iba po yung process kasi sila talaga ang doon ka talaga sa kanila mag-a-apply. Mag-ano ka, kung ano ang proseso nila sa mga applicants. Maybe, kahit wala ka pang employer, ay magme-medical ka na. Ganun kasi yung process dyan sa Pilipinas. Tawag nun is walk-in. Dyan ka mismo sa kanila mag-apply. So kapag dito po kayo, saka ko na ibibigay o saka na ang agency na mismo ang magbibigay sa inyo kung saan kayo ipapareport o saan kayo papupuntahin na tie-up agency. Kasi po guys, pupunta lang talaga kayo doon, mag-start ng process kapag meron na kayong employer. Yun po ang pagkakaiba talaga ng direct applicant at saka sa walk-in applicant. Ngayon, mamimili kayo. Gusto nyo ba yung mag-direct kayo dito? Kunti lang yung mga kakumpetensya ninyong mga applicants? Or doon kayo sa Pilipinas, sa Pinas mismo na agency, hindi nyo alam kung kailan kayo magkaka-employer at pabalik-balik na kayo para mag-follow up sa inyong mga process kung kailan kayo magkakaroon ng employer or broker's interview. Maraming brokers po ang agency guys, ang tie-up agency dyan sa Pilipinas. Kaya hindi ko alam kung mapupunta pa rin kayo or same broker pa rin kayo. Kasi po guys, yung mga nagkakaroon ng employer dito, yung mga applicants na dito mismo nag-apply, meron po, yung pinapapunta dyan sa tie-up agency, meron talagang contact person doon sa loob na siya lang talaga ang inyong lalapitan. Siya ang tutulong sa inyo na mag-process. Ibig sabihin, VIP po kayo pagdating doon guys. Wala silang ibang aasikasuhin kundi ang applicants from Homes Employment Agency dito nga po kay Sir Paul. O diba, feeling VIP. Ano pa bang ano ninyo, inaantay ninyo? Sinasayang ninyo ang chance. At age limit at ang weight limit. May height limit po ba? Age limit po, lagi kong sinasabi, 40 and below. 40 po ang priority age ni agency dito sa Hong Kong na nire-referan ko. Pero in other agencies po guys, tumatanggap sila hanggang 45 years old. Since ako ang tinatanong ninyo, ang isasabihin ko lang sa inyo, may priority po ang agency. Medyo mapili sa agency, medyo strict. Kailangan lang po nasa 40 po tayo. Dati, nagbibigay ako ng 45 years old. At, ang weight. Wala naman, hindi ko alam kung may it matters kasi ako nga 4'11". Inano talaga ang aking weight. Siguro hindi basihan or ewan ko, may mga employers talaga na pumipili din siguro. Pero hindi, sa tingin ko lang, isang tabi muna natin ang weight. Ang height naman, height, absent-minded naman ako. Ang weight pala, ang pag-uusapan natin, yung dapat 60 ka lang, kilos and below. Yun, below talaga. 60 kilos na kakapasa pa yan. Ang ano naman, kasi may mga employer ayaw nila sa medyo mataba. Inisip nila talaga pag mataba ka, ay medyo mabagal, mga ganun. Guys, dito pala, ang mga tao dito, karamihan sa mga tao dito, mabilisan. Pag pabagal-bagal tayo na parang pagong, talagang mapupuna tayo. Kailangan mabilis ang kilos natin. Kung parang nagfa-fashion show po tayo dyan sa Pilipinas, idoble natin ang ating mga galaw dito. Lagi sila, at very on time po talaga yan sila. Pag sinabing 8 o'clock, kagaya niyang mga schedule ninyo, 8 o'clock hindi kayo nag-a-appear, wala na yan sila. At dito tayo sa, balik tayo sa height, na ako, na absent-minded talaga ako. Balik tayo sa height, 4'11", okay pa, nakakapasa pa yan. Hindi, yung nga sinabi ko, it doesn't matter sa height siguro. May mga, wala naman yan sa kanila. May nakikita nga ako dyan na medyo matangkad pa naman ako sa kanila konti. may tumatangkad pa pala. Yan po guys, isang tabi muna ninyo ang height. Yung weight nga, 60 kilos pwede pa. May mga 65, hindi ko alam. Kasi mapili ang mga employers dito. Yung mga yan, kung nagpasa kayo ng mga resume ninyo at 65 kilos kayo pataas, sabihin na lang ninyo na tumaba lang naman ako dahil sa pandemic. Ganun kaya, totoo yan guys, hindi to biro. Yun ang sinasabi ng iba. Kaya siguro nabigyan. At sabihin ninyo, mabilis
imbis na naman ako mag ano, magpapapayat. Yun, marami namang paraan. Maraming mga sagot na ano ninyo yung ano, interviewer, talagang ma-convince ninyo sila. Hindi naman yun sa ibig sabihin mataba kayo, wala nang pag-asa. At ito, ang step by step. Siguro kanina naibigay ko na paano yung mga step by step ninyo. Pupunta tayo dito sa process. Ito nga po guys, kapag nagpasa kayo, kaya ngayon idadirect ko na talaga ang ano ninyo, mga resume. Magdirect na talaga kayo sa akin ang resume ninyo at saka yung biodata ninyo sa aking WhatsApp para malalaman ko na talaga kung may WhatsApp ba talaga kayo. Kasi nasayang yung mga oras. Guys, sa totoo lang, sa dami ba naman ninyo, tapos isa-isahin kayo ng broker, yung mga screening, i-screen ni broker ang inyong mga resume, paswertihan talaga na napili kayo. Kaya wag ninyo talagang ibaliwalain yan. Tapos, itong resume na to, ipo-forward ko kay agency, tapos yun, screening, kung mapili kayo, dyan na kayo makakatanggap ng inyong preliminary interview schedule. And take note po, hindi po rason na hindi ninyo nabasa yan, kasi, at kaya hindi kayo nakapag-interview, undergo ng interview, hindi po yan valid reason guys, kasi bago kayo ma-interview, kaya nga kayo may schedule, di ba? Kasi, mga ilang araw pa yan bago talaga ang inyong interview. Kaya mayroon kayong chance na ayusin ang lahat, ang inyong mga data, internet connection ninyo dyan na stable yan. Kaya yung mga nag-message sa akin, sabihin na, ma'am, hindi ako nakapag-interview kasi ngayon ko lang nabasa. That is impossible kasi ilang araw pa lang bago ang iyong interview, meron ka ng message dyan. Unless hindi ka nag-install ng iyong WhatsApp, paano mo matanggap ang iyong interview. At kapag meron kayong ilalagay na contact number, dapat active po guys kasi doon talaga at naka-register po yan sa inyong WhatsApp. Kaya mag-ano po kayo, mag-install kayo ng WhatsApp sa wala pang WhatsApp dyan. Kailangan po ninyong i-install yan at yun ang i-register ninyo sa WhatsApp na yung number na yan. Kasi guys, wag po yung paulit-ulit na naipasa ko na ang inyong resume tapos sabihin ninyo mali pala ang naibigay na number. Hindi po sila nag-ano yan, wasting time yan sa kanila. Dapat prepare po ninyo na maayos ang inyong resume. Ayan, until now, may nababasa pa rin ako, nagpapasa ng resume, walang employment record. Oh my God! After ba ninyo ng graduation, hanggang ngayon, 2023 na wala kayong trabaho na inapplyan, hindi kayo nakapag-experience na inyong mga trabaho dyan, kahit ano-ano. Hindi porket made ang inyong a-applyan dito, DH ang inyong a-applyan dito sa Hong Kong, hindi nyo na isasali sa employment record ninyo yung mga nakaraang trabaho ninyo. Guys, ilagay po ninyo yan. Ibig sabihin, nagtatrabaho kayo. Kaya nga, nakalagay dyan, employment record. At next ay ang kapag nagkaroon kayo ng interview, kapag ma-interview na kayo at naipasa ninyo yan, paano ninyo malalaman na kayo ay magkaroon na, or nakapasa sa interview? Yun guys ay mag-message ka agad ang agency at may ipapakumpletong requirements sa inyo. Nandiyan na po yung mga biodata, ay mga ano niyo, passport, mga photos na yan. Nasabi ko na yan noon pa. At kapag makumpleto mo na yan ang inyong application, aayusin niya ng agency. Kaya po lahat ng mga binibigay kaagad sa inyo dapat i-submit na ninyo sa agency kaagad. Dito sunod, ang kapag may mapili na ang iyong, kasi yung application ninyo guys, ipapapili yan sa ano, parang imamarket yan sa mga possible employers. Kapag kayo ay napili ng employer, ay magkakaroon na kayo ng interview ng employers. Kaya guys, ibigay na talaga ninyo ang best kasi marami kayo talagang i-interviewin yan. Kapag nagustuhan kayo ni employer, magme-message si agency sa inyo na ang employer ay interested sa inyo na i-hire ka. So, sounds good, di ba? Interested. May chance talaga na ikaw ay mapili at ma-hire ni employer. Kapag meron na kayong employer, guys, yun po ang mag-start kayo ng process. Papapuntahin kayo sa tie-up agency. So, ang gagawin po ninyo dyan, antayin ninyo ang call ni agency para papuntahin kayo doon. Kasi, doon na kayo mag-start ng inyong medical training at saka wait na kayo ng pedos ninyo at OWA. Di ba ganun kaganda ang process kapag nandito kayo mag-apply direct sa amigo, bagsak sa wait. Kapag direct kayo dito sa ano, sa Hong Kong mismo. So, dito na tayo. Pag nandoon na kayo sa agency, tie-up agency, pinapareport na kayo, mag-start na ang inyong process. 3 to 4 months process po yun guys. After 4 months, makaka-flight na kayo. If ever yan ha, natuloy-tuloy ang inyong proseso at hindi mag-back out ang employer in last minute. Mayroon nag-message sa akin kanina, nag-back out ang kanyang employer. So sad naman, ang aga-aga. Aga-aga. So hindi talaga natin hawak ang utak ng mga employer. Kaya yung mga, may mga ano dyan, may mga trabaho dyan,
ang ano talaga, huwag kayong mag-resign sa inyong mga trabaho hanggat hindi kayo mag-flight kinaumagahan. Yun na siguro yun, saka na kayo mag-ano, or mga 3 days before kayo mag-flight, saka na kayo mag-resign siguro. Siguro ang naantay natin yung back pay natin, di ba? Pero malaki maano yung process, gawa na lang kayo siguro ng mga ano, mga authorization letter na sila ang kukuha na yung back pay. Ganun lang po yun, hanap tayo ng paraan para hindi tayo makapag-resign ng maaga sa ating trabaho. Yun po guys, kasi may mga employer talaga na kakancel ng kanilang yun, confirmation sa inyo. Pagkatapos ng process na yun, ganun lang yun po guys. Dahil aantayin ninyo kung kailan dadating ang inyong verified contract, visa. Tsaka yung iba, mga nagpa-process ngayon, saka sila makapag-pidos or uwa, kailangan nandiyan na yung mga kontrata nila na permado na dito, galing na dito talaga sa Hong Kong. Ganun lang po kabilis kung paano mag-process dito sa, kung paano mag-apply dito sa Hong Kong. Direct dito sa agency na nire-referan ko po sa inyo. So, magbabasa na ako. Sana mayroon kayong naintindihan na naman. Nakakapulot na naman kayo ng mga tips. Yung mga dyan, ay mga pasaway. Hindi lang naman dyan yung mga apat na yan na resume na nilagay ko. Marami pa rin dyan, yung sa baba nga na message na agency, marami pa rin daw ang hindi nila na-reach out. Ibig sabihin, yung numbers ninyo na nilagay sa inyong biodata or resume is hindi naka-register sa WhatsApp. Kaya hindi kayo mame-message nila. Ganun po yon. Kaya yung mga iba nag-aantay ng kanilang mga WhatsApp na message dyan, hindi talaga kayo makaka-receive kung hindi ninyo niregister yung number na yan. At ano ba ang sunod? May nakalimutan pa ba ako? Magbabasa na ako na inyong mga palagi, okay? Palagi na siya nanonood. Madeline Litada, watching from Riyadh. Hello sa iyo, kabayan. Kumusta ka dyan? Life of Inday Sara, please follow my page. Count me in. Sige po, mamaya magka-count me in tayo. Ay guys, yung mga nagka-count me in, tinitingnan ko naman yung mga following ko at kapag may time ako, dinidiretso ko na talaga kayo. Kahit minimension ninyo ako sa mga comments ninyo, dinidiretso ko na kayong ifa-follow kasi tumitingin din naman ako sa mga nagpa-follow sa akin. Pina-follow back ko talaga kayo kasi importante at masaya na tayo dyan kapag may mag-follow sa atin, di ba? Amigo, ano ba yung nangyari sa'yo? Bagsak ka, siguro mag-ano na tayo. Mag-diet-diet tayo para ma-ano tayo dito. Qualify tayo sa mga gusto ng ating agency at ng employers. Ilang years ka na po sa Hong Kong? Sabi, tanong ni Amigo Loribel. Sa 5 years na po ako sa Hong Kong. Siguro magsi-6 years na. Kasi 5 years straight po ako sa isa kong employer. At bago kasi ito, kakaumpisa ko lang. At mag-1 month ako sa kanila this coming February 11. Diet na nga, mag-diet ka talaga. Ang sarap kasing kumain, di ba? Bakit nila pinapa-ano talaga? Pinapa-diet tayo? Yung iba naman, yung long hair. Kapag long hair kayo na nag-apply, is papagupitan talaga yan. Kapag meron naman kayo ng employer. So, sayang ang ating mga hair. Dito na lang kayo magpahaba, kahit hanggang buntot pa yan. Gawin yung buntot, yung mga ano na yan, mga hair natin. Laika, good morning! Ayan. Tanong niya lang kung pwede naman Muslim. Oh, yes naman! Marami dito. Ang ano nga, diba? Ang Indonesian, Muslim din yung ano nila, diba? Yes, wala naman discrimination dito. Lahat. Hanggat qualify ka sa mga gusto nila, nakapasa ka sa kanilang mga interviews, why not? Wala namang ano, kahit saan naman tayong mga Pilipino, ibabagsak, nakakaano talaga tayo, nag-stand out talaga tayo. In demand po talaga tayo kahit saan dahil masisipag ang mga Pilipino. Long hair ka rin ba? Oo, si Vice Jinggang, si Sharon, sino pa ba yung long hair dyan? Pinagupitan, ayun ka, naging boycott na lang. Pwede po, pwede like ka, wala namang pinipili dito kasi may mga ano din naman, ang dami dito. Hindi lang, di ba yung mga iba, Muslim, mga ano, Pakistani, ang dami talaga dito. At walang discrimination ang Hong Kong. At ano pang mga tanong ninyo? Yun, kahapon, sana mga ano na ninyo yan, lesson learned na talaga. Yung mga nakakatanggap ng inyong mga interview schedule at kapag alam na ninyo kung kailan kayo magka-interview, huwag po ninyong hintayin ang agency na tatawag sa inyo, guys. Ayan. Hindi po sila ang maghahabol sa atin. Tayo po ang nag-apply, tayo po dapat ang magparamdam sa kanila. Lagi kong sinasabi sa inyo, 10 minutes before the interview, may message nyo sila na you're ready for the interview and waiting only for their call. Minsan kasi, guys, kailangan magparamdam tayo sa kanila kasi mayroon sila, minsan DC, minsan may walk-in na employers, mas unahin nila yun i-entertain. Kaya pag time na ganyan, kailangan ninyo magparamdam na nandyan ka na. Kasi kapag busy po sila, ay
ano na, sasabihin nila sa inyo na wait lang guys kasi little bit busy. So call you later. Mag-antay ka po. Ibig sabihin, nandiyan ka na, hindi mo na hindi mo na kasalanan kung hindi ka man ma-interview nila or may pagkakamali na sila doon. At amigo Laribel, paano po kung kapag walang experience ng kasambahay? Yan nga po ang lagi kong sinasabi. Kahit wala po kayong experience na kasambahay, pwede naman pong sabihin ninyo, may experience ako bilang nanay, bilang kapatid, nag-aalaga ako sa aking mga anak, sa aking mga, kung dalaga ka man, sa aking mga pamangkin, sa aking mga nakakabatang mga kapatid. Ganun po yun guys, hindi lang ibig sabihin na punta ka dito dahil po ang hiring lang nila is domestic helper or maid. Hindi po ibig sabihin na kailangan mo rin pong maid muna dyan sa Pilipinas. Kaya nga po, ang sinasabi, yung mga iba na walang experience, yun na lang ang sasabihin ninyo. Dahil naman, alam naman natin sa sarili natin na marunong tayo, understandable na naman na marunong talaga tayo sa gawaing bahay. Unless kung maging donya tayo ever since or donya tayo sa bahay natin na wala tayong alam sa paglilinis. At Marilyn G., kapag nag-OWA na po, abutin po ba ng 1 month bago ang flight? Depende po kasi yan sa kinuhang ticket ni employer sa'yo, Marilyn. Halimbawa, tapos ka na lahat nag-process, pero ang ticket na kinuha sa'yo ay matagal ka pa nilang kailangan, doon ka pa, saka mag-flight. Kung kailan ka talaga na doon nakalagay sa ticket na yon, sa plane ticket, sa air ticket, kung kailan talaga yon. Abutin man ng ilang buwan, wala tayong magawa kasi yun at ganun yung gusto nila, saka ka makaka-flight dito. Ha? Ayan! Asa na kayo? Wala na pa mga tanong para mag-end na tayo? Tapos na rin siguro akong nagdaldal. Sana meron kayong natutunan kung paano mag-apply dito sa Hong Kong. Lakas ng loob lang po guys, tiyagaan. Yung mga nagsasabi, mag-apply sila kaya pwede na sila magpaalam sa kanilang sa mga amo dyan, sa mga trabaho dyan. Huwag po kayo magpaalam kaagad o alis kaagad sa inyong mga trabaho kasi hindi natin alam kung magka-employer kayo. Hindi naman ibig sabihin na nag-direct kayo dito apply, ibig sabihin may possible may mga employer kayo. Wala po guys, hindi po natin yan alam. Kaya isipin na lang natin, yung nag-apply kayo dito, try lang ninyo yan. Kung talagang ibibigay sa inyo ni Lord, ayan. Ibibigay talaga, magkakaroon kayo ng trabaho, nandito kayo, dadating kayo dito. Huwag kayong umasa na magkakaroon ka agad-agad. Ang iba kasi, kakapasa lang ng biodata, ma'am, kailan ako magkaroon ng employer? Yun nga po yun, hindi ko alam kung kailan. Kasi kayo po at saka si employer po ang nakakaalam niyan kung ma-hire ba kayo o hindi. Ang talagang unang step ninyo is ipasa ninyo ang inyong preliminary interview bago kayo matawagan ng employer kung meron talagang nagkakagusto sa'yo. Ibig sabihin guys, kung hindi kayo na-reach out ng employer, wala kayong mga employer interview na ganyan, ibig sabihin, wala pa talagang nagka-interest na employer sa inyo. Kasi babasahin nila yan eh, yung capability ninyo, kung okay ba na tatanggapin kanila, i-hire kanila. Yung last na pinost ko dyan na nagka-employer, sige lang guys, ilalagay ko yung timeline niya kung kailan siya nag-apply. At kung kailan siya nagka-employer, paano yung interview ng kanyang employer, lalagay ko na lang yung convo namin. Maganda guys, konti lang yung tanong ng employer sa kanya. Hinire siya kaagad. Swerte niya, hindi siya nahirapan sa employer's interview niya dahil konti lang na talaga, mga ilang tanong lang. Ayan, nag-message kaagad si sir, interested yung kanyang employer at hinire siya. Like ka, kaya dapat maraming applyan. Yes po, yun po lagi kong sinasabi. Apply lang ng apply. Kung meron kayo mga interview dyan, i-grab nyo na yan. At yung isa dyan sa nilagay ko na hindi nakapag-undergo ng interview, dahil daw po, ang reason niya is meron siyang interview, nakatapos na siya ng interview sa ibang agency. Hindi po natatapos ang iyong interview dyan sa ibang agency, kasi po hindi mo alam kung kailan ka or kung meron kang employer na kukuha agad sa'yo. Kaya, huwag po kayo mag-stop na if ever na nakapag-undergo kayo ng ibang agency interview, broker pa lang po yung guys, hindi pa ninyo alam kung kailan na may kasunod na employer's interview. At hindi rin natin alam kung matanggap na kayo ng employer o i-hire kayo if ever na magkaroon kayo ng employer's interview. So, hanggat wala kayong employer, huwag kayong mag-stop mag-apply. Lahat po yan, inyong i-undergo. Who knows? Isa dyan sa mga interviews na yan ay meron kayong makukuha na employer talaga. Kaya kailangan tayong mag-job hunting, di ba? Meron yun, di ba? Yung sa Pilipinas, yung pinaka-words natin or pinaka-ano natin yung mag-job hunting. So, here, employer's hunting tayo. At saka yung mga, agencies, apply lang po kayo ng apply. Yung mga hindi nakapasok or hindi pasok sa priority age, gusto ko man kayong i-accommodate lahat or tulungan lahat, pero hanggang doon lang po tayo. Pwede kayong, marami pong mga vloggers dyan guys,
nag-aano sila or mga agent or mga nagpo-post ng mga agencies na nag-hired hanggang 45 years old. At meron nga akong nababasa, 48 years old hina-hire din po nila. At yung mga bago pa dito talaga sa aking live, sa aking page, meron po guys, merong mga groups ang Hong Kong, i-search nyo lang. Marami po dyan na nag-hire po. May mga ano helpers, about sa helpers dito sa Hong Kong. Annabel Ontalan, good morning. Ayan, present si Annabel. Para talaga akong ano dito, para akong teacher guys. Lagi akong nagtuturo sa inyo. Nakikita ko rin yung mga ano, yung mga estudyante ko. May mga pasaway, kung sino yung absent, sino yung mga present. Oh my God, naging teacher na talaga ako sa inyo. Lagi nagtuturo. At sana may natutunan kayo sa mga tinuturo ko. Ayan, hindi nga ako nag-teacher. Hindi ko nga tinapos ang aking pagka-teacher-teacheran kasi ayaw kong mag-teacher talaga. Nahihirapan ako guys. Pabalik-balik ako sa ano, ayun. Ayaw ko talagang maging teacher. Siguro merong iba. Dito talaga ang destiny ko, maging katulong. Ang ganda naman ng teacher kasi dedication kasi yung guys eh. Kapag wala kang dedication sa profession na iyong ano, tinanggap or in-apply, yung work na yan, wala kang dedication dyan, hindi talaga magtatagal. Or hindi talaga, hindi mo siya mamahalin yung trabaho na yan. Kaya kailangan talaga, mahal mo ang iyong trabaho. Mahal mo yung a-applyan mo. Sigurado ka sa sarili mo na totoo yan. Hindi yung naiingganyo ka lang. Oo nga, late ng estudyante ko. Pero at least nandyan ka. Kahit yung iba absent, nagme-message pa rin yan sila, nagko-comment. Kaya nababasa ko yung mga estudyante ko na lagi dito. May mga absent ngayon pero alam ko, may mga silent viewers. Yung mga silent viewers na yan, nagme-message diyan sila sa ano. Pagkatapos kong live nito, ayan, dudumugin ako ng inyong mga message. Kaya, pag hindi ako busy, nagre-reply talaga ako. Okay, hanggang dito na lang siguro muna ang aking live. Sana mayroon kayong natutunan, mga estudyante ko, mga ano, first-time applicants. Sana naman po, talagang anuhin ninyo yung inyong pag-a-apply. Ilagay talaga ninyo sa puso at isip. At saka, wala nang mga taong madidisturbo dahil sa kapabayaan. At saka, hindi naman talaga kayo interested. Alam naman natin kung sino talaga yung mga interested eh. Yung nagpasa ng kanilang mga resume, ang ganda ng ano, na kumpleto talaga. Ang iba, kahit sasabihin mo pa yan, hindi talaga nila kukumpleto. Siguro, nag-try out lang po yan sila. Thank you so much sa inyong panunood. At saka, sa susunod na live again, magsama-sama tayong muli. Bye-bye!